So yan, ito na po mga kasaka yung ating kinuhang sample na binunot, ano. Gaya po na sabi ko kanina, ito po ay huhugasan natin sa tubig para mas makita po natin yung ugat niya ng maayos. Yan. Ito po yung bulas niya, no. Ito po ay 25 days pa lang at isang magandang araw na naman mga kasaka. Ako po muli ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So ngayong araw po ay ipapashare ko po kayo dito po sa palayan na nasa akin likuran. Ito po ay pagmamayari ni Sir Jelly Bisayana. Shout out po sa inyo sir na nandyan po sa Italy ngayon. So ngayong araw po ay ipapakita namin itong palayan sa akin likuran dahil ito po ay ginamitan natin ng Adabus. Ngayon po ito po ay nasa 25 days na. Ang pag-a-apply po ng Adabus na ginawa natin ay pagkatapos pong italok ay nag-apply po si sir ng pambuto or herbicide na pamatay buto. Ito po ay atin ang minix doon para makatipid po tayo sa labor dahil ito pong palayan po na in-apply natin ng Adabus dito. Ito po ay 4 na hektarya. Ito po ay matatagpuan dito po sa Santa Mesa, dito po sa bayan ng Victoria. Ano po? At samahan niyo po ako dahil magbubunot din po tayo ng isang puno para ipakita po sa inyo yung ugat nito kung naging epektibo po ba yung Adabus. So tara po mga kasaka. So ito po mga kasaka yung nakikita niyo po. Ito po ay 4 na hektarya. Ano po? At ito nga po yung resulta nung ini-apply na Adabus Biofertilizer. Kung makikita nyo po mga kasaka, ay ayan, no, kita nyo naman obvious na mag-green na mag-green pa. Ano? So, dito tayo sa bandang gitna para mas makita nyo pa po. At subukan nyo rin po mga kasaka na mag-comment at inyo pong hulaan kung ito, yung, kung ito pong nakikita nyo na ito ay hybrid or inbred. Mamaya po sasabihin ko po sa inyo mga kasaka. So, yan mga kasaka, no. Dito tayo sa banda dito kukuha ng isang puno para bunutin at ipakita ko po sa inyo yung ugat nito. So, dito po tayo kukuha ng banda dahil yung pong papunta doon ay yun po ay hulip. So, dito po hindi dito naghulip. So, ipakita mo nga sir, ito po mga kasaka, kukuha tayo dito sa padalawang linya mula po sa tabi. Ayan. So, bubunutin po natin ito. Ayan o. So, ito po mga kasaka, yung binunot natin, ano. Ayan, kung nakita nyo po, medyo maganit talaga siyang bunutin dahil marami yung ugat. Hindi lang basta marami at mahaba, kumalat pa siya. Ito po yung lupa na nakuha niya at nadala nung binunot po natin. So, para makita po natin ang maganda yung ugat, kailangan po natin itong linisan sa tubig. So, balik po ulit tayo doon para malinisan natin. So, yan. Ito na po mga kasaka yung ating kinuhang sample na binunot, ano. Gaya po na sabi ko kanina, ito po ay huhugasan natin sa tubig para mas makita po natin yung ugat niya ng maayos. Yan. Ito po yung bulas niya. No? Ito po ay 25 days pa lang at nakapag-apply na po si sir ng unang apply ng abono. At ngayon pong darating na June 30, ay a-apply na po ito ng pangalawang abono. Pero kitang-kita niya naman mga kasaka, green na green pa siya, ano? So, kapag po ganito, makakapag-decide po tayo kung tayo po ba ay pwedeng magbawas or magdagdag. Pero kung ganito po kaganda na mag-green pa siya, so pwede na tayong magbawas agad ng urea. So, linisan na natin ito mga kasaka. Sir, dito na po namin lininisan sa inyong daanan ng pump ni sir, ano? So, ayan, medyo madikit na madikit yung lupa.
Ayan, nakikita-kita na po natin yung ugat. Ito po yung kagandahan sa adobos dahil ang unang-una niya pong ginagawa, pagka-spray po natin ay dahil ito po ay buhay na organismo, lumalangoy po ito papunta dun sa ugat ng ating palay. Dito po siya tumitira sa ugat. At ang ginagawa niya po, pag siya'y nandun na, tutulungan niya po yung ating palay na paramihin at pahabain yung mga ugat. So, gaya po ng aking laging sinasabi, yung ugat po ay napakahalagang marami at mahaba dahil dyan po dumadaan yung tatlong mahalagang pangailangan po ng ating halaman. Hindi lang po sa palay, maging sa gulay, mais, sibuyas, kung ano-ano pa po na halaman. So, ito na po yung ugat. Ito ang ating pong sample. Ano? So, kung makikita niyo po, mga kasaka, yan, malalaki siya. Maraming kulay puti. Kumbaga ito po, meron pa siyang maraming maikling ugat. Ibig sabihin po, tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang pag-uugat. Although marami na po ito, ay meron pa rin po mga tumutubo na mga panibagong ugat na kung saan po ay yan po yung tutulong pa sa palay natin para makakain ng mas maraming sustansya. Kasi po ayon sa pag-aaral ay nasa 20 to 40% lang nung ini-apply nating fertilizer or abono ang nakakain ng palay. Kaya kung kayo po ay nakaka-experience nung mga merong patay na stem o katulad nito, yun po yung mga time na kinukulang ng pagkain dahil hindi kayang sipsipin lahat ng ugat at hindi kayang suportahan yung bawat suwi ng ating palay. So, hindi po nakakakain yon, maaaring diretso mamamatay na yun. So, pag nawala po yung isang suwi nito, so, malaking kawalan na po yun. Kung lalo't, halimbawa po, ang inyo pong palayan ay napakalaki, hindi lang isang hektarya. So, yan po. So, aabangan pa po natin yung mga susunod na epekto po ng adobos. Sa pagsusuwi naman po, kita nyo, yan, napakaraming suwi na siya, ano. So, obserbahan po natin yan hanggang sa lumaki, hanggang sa umani. At kung natanongin nyo po kung ano pong variety, ito pong hawak ko na ito, ito pong inaplayan ng adobos, ito po ay hindi hybrid, ano. Ito po ay isang inbreed variety. Ito po yung tinatanim ng karamihan dito po sa Oriental Mindoro na atin pong mga kasaka. Ito po yung RC218 dahil ito po yung masarap ang kanin at ito po yung Mindoro Dinorado na bigas. Ano po yung atin pong kinakain na masarap. So, abangan nyo po mga kasaka yung mga susunod nating videos para i-update ko rin po kayo dito sa palaya ni Sir Jelly hanggang sa umani. So, kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-comment dyan sa ating comment section. Ilalagay ko din po ang aking cellphone number sa baba. At kung kayo po ay may naisip na tanong, pwede po kayong tumawag din sa akin or mag-text. Basta hindi po tayo busy, sasagutin po natin yan. So, maraming salamat po sa panonood.